Sabi nila, hindi lahat ng kumikinang ay ginto. Pero lahat ng ginto ay makislap at makinang. Marami akong kilalang maraming ginto. Pero hindi nila kailangan pang pakislapin ang kanilang ginto. Hindi nila kailangang ipagmakaingay na marami silang ginto. Ang Panginoon ay katumbas ng gintong makislap, makinang. Bilang anak ng Diyos, siya ay Diyos at maluwalhati. Kahit na hindi siya kilalanin ng balana. Siya ay Diyos at ang Diyos ay maluwalhati sa ganang kanyang sarili. Katakataka na ayaw pumayag ang Diyos na ipagmakaingay ang kanyang luwalhati bago siya mamatay at muling mabuhay. Bakit kaya? Ito ang tanong natin. Mayroon akong isang simpleng haka-haka. Hindi panglabas dalwalhati ang kailangan ng Diyos. Ang kanyang balak at kalooban ay ang mabunyag ang kanyang balak, ang kanyang luwalhati sa pamamagitan ng tunay na siyang nagbibigay luwalhati sa tao. Hindi ang natural na kagandahan o kagalingan bagkus ang kagalingang nagbubunga para sa kapakanan ng kapwa. Hindi kailangan ng Diyos ng dagdag pang luwalhati. Hindi na natin madadagdagan pa ang luwalhati ng Diyos na panloob. Intrinsic glory ang tawag sa Ingles. Lahat ng ating panalangin ay tinatawag ng mga teologo na extrinsic glory lamang, hindi intrinsic, panlabas na luwalhati ng Diyos. Pero ito po ang mahalaga. Ang tunay na kagalingan ay ang nagbubunga ng kagalingan rin para sa iba. Ang tunay na kabaitan ay ang kabaitang nananagana ang ibang tao, hindi lamang ang sarili. Ang tunay na naging luwalhati ni Kristo ay hindi ang kaputian at kaliwanagan niya sa bundok, bagkus ang kadakilaang nauwi sa tao sapagkat siya ay namatay at muling nabuhay para sa iyo, para sa akin, at para sa ating lahat. Luwalhatiin natin ang Panginoon. Luwalhatiin natin siya hindi dahil sa siya ay makinang, makislap at maliwanag. Luwalhatiin natin siya sapagkat dahil sa kanya, sa kanyang pagkamatay at pagkabuhay, tayo ay nagkaroon ng kakayahang mabuhay ng walang hanggan sa kanyang piling. Luwalhati sa Diyos Ama, nilikha niya tayo sa kanyang wangis. Luwalhati sa Diyos Anak, dahil sa kanya'y may hinihintay rin tayong luwalhati sa langit. Luwalhati sa Diyos Espiritu Santo, dahil sa kanya tayo ay unti-unting nagbabagong anyo sa kabanalan. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. At ito po mga kapatid, ang inyong kalakbay at katoto sa Lingguhang episodyo ng Puso sa Puso, bumabati po sa inyo ng maligayang Linggo at isang mapagpalang Linggo rin sa inyong lahat.